Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mansulok kayo ng mundo naroon, especially sa mga kababayan nating mga OFW. Mabuhay po kayo. Welcome back po dito po sa aking YouTube channel, Maning DV Official. Ngayong araw po, meron akong isang recipe na ipapakilala sa inyo. Ito po ay actually Ilocano recipe. Ang tawag po dito is pulpog or pinulpugan. Ito po ay may hawig sa kilawin or dinakdakan. Pero ibang may twist lang po siya yung talagang panlasang Ilocano. Okay po. So, stay put lang po kayo dyan. Sana panoorin nyo itong video ko hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano gagawin hanggang or lulutuin itong Ilocano recipe na pulpog or pinulpugan. So papakilala ko po isa-isa yung ating mga ingredients, ano? Of course, meron po tayong asin, no? Or rock salt. Ito po yung ating paminta. Meron po tayong siling Tagalog or siling pahaba. Meron po tayong siling labuyo. Meron po tayong red onion. Meron po tayong onion leaves. Of course, kalamansi, pampalasa. At siyempre, no? Pulpugan, masarap pag may sukang Iloco. At yung gagamitin nating karne, mga kaibigan. Ito po, ha? Depende lang po sa type ninyo, no? Ito yung gagamitin ko ngayon. Ito yung sa pige, no? Okay, pige ng baboy. Ito po yung nahiwa ng pahaba na ganyan, na parang siyang pork chop. Kasi ito mamaya iihawin natin, no? Maliban dun sa karne na galing sa pige, meron din tayo nung lumo, no? Hiniwa ko na ng maliliit para pang ihaw. Ito po yung lumo, ano po? Ito po yung tenderloin, no? Na parte po ng baboy. Ito po yung pinakamalambot, no? Na karne ng baboy. At saka gagamit po rin tayo ng liver, yung atay po. Liver tayo. So, lahat po ito, tatabi po natin ito, ingredients natin. Mga kababayan, meron po ako dito, ano, yung nagtimpla po ako ng soy sauce. Meron siyang bawang o garlic. Tapos nilagyan ko po siya ng konting suka at konting paminta. Dito ko po ilalagay yung mga karne ng baboy. Imamarinate po natin siya. So, eto na po mga kababayan, yung karne ng baboy. Kasama na yung tenderloin or yung lumo kung tawagin natin. At saka yung atay. So, imamarinate ko po sila. So, tapos, iiwan lang po ng mga, maski 30 minutes. Pwede na po. So mga kababayan, ito isa-isa nating hiwa-hiwain yung ating mga ingredients, no? Okay, sino yun?
Hello mga kababayan, ito tapos ko nang mag-ihaw ng ating karne ng baboy, ito siya. Okay, so mamaya lang konti, maya-maya, hihiwain na natin to ng maliliit para nang hiwa din siya ng binakbakan o tidaw. So stay put lang mga kababayan. Hello mga kababayan, ito na, tapos na po akong mag-ihaw ng ating karneng baboy. At ngayon po sisimulan natin maghiwa, no? Pagkatapos natin maghiwa, saka lang po tayo magtitimpla nung final po, nung final na timplada natin. Mamaya, papakita ko po. So, eto na po yung mga ulit na mga naihaw na mga karne. Ihiwain ko na po. Eto mga kababayan, nahiwa-hiwa ko na po yung ating inihaw na karne ng baboy. Maya-maya ng konti, titimplayin na po natin. Ilalagay po natin lahat yung mga ingredients isa-isa. Papakita ko po sa inyo. Tapos makikita nyo hanggang dun sa matapos na po hanggang sa presyo. Eto mga kababayan, nahiwa-hiwa ko na po yung ating inihaw na karne ng baboy. Maya-maya ng konti,
titimplayin na po natin. Ilalagay po natin lahat yung mga ingredients isa-isa. Papakita ko po sa inyo. Tapos makikita nyo hanggang dun sa matapos na po. Hanggang sa okay, mga kababayan, eto na. Start na po tayo sa pagtimpla ng ating pulpog o pinulpugan. Ito po yung pinulpugan po sa tawag naming mga Ilocano, no? Ito po yung may parang hawig sa timplada ng kilawin tsaka dinakdakan. Pero may konting twist lang po tayo dito, no? So ang ginamit po natin na karne, ulitin ko po, yung karne po ng baboy tsaka may halong konting liver o yung atay at tsaka yung lumo po o yung tenderloin. So eto na po tayo. Start! Lagay ko na po yung ating ano, paminta. Okay. Tapos ilagay ko na po yung ating siling pahaba o siling Tagalog. Tapos lagay na po natin yung asin, no? Konti lang po muna sa asin, huwag niyong bibiglayin kasi baka napaalat niyo po eh, mahirap na po. So konting-konting asin pa lang po muna. Tapos lagay ko na rin po yung sili. Lagay ko na po yung onions na pula, no? Of course, yung ating kalamansi. Yung kalamansi po, mga kababayan, kanina na pinakita ko kanina bago po akong mag-ihaw. Ito na po, kinatas ko na po, piniga ko na po. Ito na po yung pinaka-juice niya, kalamansi juice. So, ihalo na po natin. So, haluin lang po natin, no? Halo-halo lang po. Halo-halo lang hanggang mahalo lahat ng mga ingredients natin. Tapos idagdag ko na po yung ano, yung ating suka. Ito po yung ating sukang Iloco, no? Yung sukang Iloco ang pinaka-favorite kong gamitin pag ganitong mga pulpog ang ginagawa ko. So hindi ko po muna ilalagay lahat. Reserva ko yung isa, baka mamaya masobrahan po natin yung ginagawa. So yung tip ko naman sa inyo, mga kababayan, pag ako po yung nagtitipla, hindi ko po agad sinasagad-sagad kung yung mga recado natin, no? Especially yung asin. Yan, pag napaalat mo kasi, mahirap nang bawiin yung lasa. So, konti-konti lang muna, tapos pag natapos ng timplahin ulit, sa titikman, no? Yan, halo-halo lang ko, halo lang. Tuloy-tuloy po yung halo natin hanggang sa yung juice po ng kalamansi at ng suka plus yung timplada ng asin, paminta, sibuyas, pati na rin po yung patas ng sili, maghalo-halo na po sa kanyang lasa. So, dito po, no? Dadampot lang po ako ng isang hiwa para tikmanan po. Ngayon, kulang po sa alat. Ngayon na po ako magdadagdag ng alat. Ayos! So mga kababayan, ito po yung nahalo ko na po, no? Na lahat po ng ingredients, eh, nandyan na po. Ngayon, i-sprinkle ko lang po itong green onions natin, no? Sa ibabaw. So, may na. Halo lang natin ng konti. Yan. So, tikman natin ulit, mga kababayan. Final taste. Final taste po. Ito po yung pinaka-pinali na tikim natin para lasahan natin kung talagang malasang malasa o hindi. Mga kababayan, sobrang sarap. Sobrang sarap.
muli, no? Ito po yung tinatawag na ito po yung tinatawag na pulpog o pinulpugan sa Ilocano, no? Sana nag-enjoy kayo sa panunood sa aking pagprepara ng recipe ito na tinatawag natin pulpog. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please paki-like na rin po, paki-subscribe, paki-hit po yung notification bell natin para ma-update po kayo sa aming susunod na vlog. So muli, ito po yung pulpog o pinulpugan sa Ilocano. Hanggang sa muli, God bless po. Take care. Bye-bye.